Frank Vogel, inamin nga na nagulat itong Lakers sa ginawang depensa ng Chicago Bulls kay Anthony Davis. Sinabi niya nga sa kanyang interview na hindi pa nga daw nila nakikita yung ganong klaseng double team ngayong taong ito at hindi nga daw sila nakapag-adjust ng maayos sa depensa na yon ng Bulls. Ang ginawa kasi mga idol, itong si Anthony Davis, first quarter pa lamang ay dino-double team na. Very aggressive nga sila from the start. Kahit wala pa nga ang bola kay Anthony Davis ay nakaabang na ang double team. At once na makuha niya pa ang bola, masihigpit pa nga ang double team na yon at talagang gagawin nga nila ang lahat para lang mawala ang bola kay Anthony Davis. Dahil naman kasi mga idol, last game nila sa San Antonio Spurs, 19 points ang ginawa ni AD sa first quarter. Yangat na alarma siguro itong Chicago Bulls at first quarter pa nga lang, double team na agad si Anthony Davis. At maganda naman ang resulta niyan mga idol, naging successful dahil kasi itong si Davis mga idol, sa buong first quarter na kanyang paglalaro ay 2 points lamang ang kanyang in-score at dumating pa nga yun nung sa huling segundo na ng first quarter. So naging successful nga mga idol ang naging adjustment sa depensa ng Chicago Bulls at itong si Coach Frank Vogel inamin nga na hindi pa nila yun nakikita at nagulat din sila. Kaya nga mga idol, itong Lakers ay tambakan sa laban na ito. At para sa ating susunod na balita mga idol, Stephen Curry at Kevin Durant, mga player of the week ngayon sa NBA. Si Steph Curry mga idol nag-average nga ng 34.8 points per game, 5.5 rebounds at 7.8 assists. Ang team niya mga idol ay may record nga na 3-1. Ito namang si Kevin Durant ay nag-average nga ng 32.3 points per game, 7.8 rebounds at 4.5 assists. Ang team niya rin mga idol ay meron niyang record na 3-1 at well-deserved nga na silang dalawa ang nanalo ng Player of the Week Award. So yan nga muna mga idol ang ating mabilisang balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!